usok. Alright, kumusta and welcome to the Pnjs and Judy Show. Kita nyo naman, kanina pa may traffic dito. Lahat ng dinadaanan namin, puro traffic, nasa Imus, Cavite na kami. Dalawang oras na kaming bumabiyahe. Nasa Imus, Cavite pa lang kami. So ayun nga, papunta kami sa Tagaytay. Sobrang traffic talaga pag umaga ka dumaan dito sa kahabaan ng Cavite. So doon pa lang sa Quiapo, well in fairness, hindi masyadong matraffic sa Quiapo ngayon. Pero pagtapos noon sa Coastal, sa Las Pinas, hanggang dito sa Cavite, wala na, puro traffic na. Pero ano bang dahilan kung bakit napaka-willing naming magpunta sa Tagaytay despite ng lahat ng effort na to? So sabi, nakakapagod talaga pag traffic din. So yung lamig ba sa Tagaytay? Well, kung lamig lang, di sana nagtanay na lang kami, di ba? Yung tanay wala pang traffic. At isa't kalahati hanggang dalawang oras lang, nandun na kami mismo sa destination namin. Eto, 2 hours na kaming nasa traffic. Buti na lang motor kami at nakakasingit-singit. So ano ba talaga ang dahilan kung bakit willing kaming mag-effort ng ganito, mapunta lang ng Tagaytay? Yan guys, yan ang dahilan kung bakit willing kami pumunta dito kahit sobrang traffic. So dito na kami sa Dreamland dito sa Tagaytay. Haba ng biyahe pag tanghali, pero okay magala pag madaling araw kayo umalis, 2 oras lang dito na kayo. So napunta na kami dito dati, pero madalas kami dito may merienda lang kami, ako yung nagdi-dinner. Pag napapadaan kami sa Tagaytay, hindi pwedeng hindi kami pumunta dito o kumain dito. Pero this time kami mag-overnight. So first time namin mag-overnight dito. So ito yung room na napili namin. So yung room nila ay nag-i-start sa 2,500 pesos during weekdays at 3,000 pesos during weekends. So doon nag-umpisa yung mga room nila. So syempre kami budget lang. Ito yung 2,500, pero pwede na. Ito yung room na napili namin. At ang gusto ko dito, yung mga palapalamuti. Hippie culture ang kanilang pinopromote. Yung mga palamuti nila dito. Ano ba to? Bagwa. Bagwa na walang salamin. At ito yung CR. Malinis. At ang pinakamalaga sa lahat, bidet. May mga shell pa oh. And of course, bathtub. Yes, timba lang kami nailigo, pero ngayon bathtub kami. Shower. Ito may kahoy.
Okay, so gabi na. Mas maganda dito pag gabi kasi nga sa mga ilaw. Tingnan nyo. Tuloy-tuloy yung tulog namin kagabi, hindi na kami nakapag-dinner kasi nga syempre galing pa kami sa shift. Antok na kami. So ngayon, lumaga na, alas 6 na. Mag-almusal na tayo. Mag-almusal na kami. Ito nga, isa namin sa nagustuhan din dito, yung pagkain nila. Sobrang well-prepared at sarap din talaga. Nanay yung mga pasta. Okay, so gagala muna kami bago kami muwi. Medyo enjoy muna namin tong ibang lugar sa Tagaytay. Kasi mamenta nga ilang uwi namin. May isda dito, no? Hindi mo sa tabi lang ng port, oh. Ayun yung taal. Ito, dami isda rin dito, oh, no? Uwi na. So, alas 12, yung tapos ng check-in. Normally naman 2 to 12 daw ang check-in. So, uwi namin. Dudugo? Oo nga, no? Alright, nakauwi na. Na-set up yung mic dahil lumula na. Para pa sa akin, worth it pa rin puntahan ng Tagaytay. Despite sa dami ng traffic na dadaanan mo. Next time, umpisa nyo na lang ng madaling araw. Pero worth it pa rin siyang puntahan. Ang dami nyo pa rin lugar na matatambayan. Oy, sakto, bigyan lumakas yung ulan. Aming kainan,
So all in all, maganda pa rin talaga yung lugar na Tagaytay. Lalo na yung Dreamland. Siyempre yun ang dahilan kung bakit kami laging nagpupunta ng Tagaytay, dahil sa lugar na yun. Kaya sana mapuntahan nyo din sila. And sumahan nyo kami sa sunod na yung mga gala, sa sunod na yung mga kain. And ride safe and travel safe. Bye.